Ayan. Okay, sige, sige. So, ayan, move on na tayo guys ha, sa ano, financial ratios and sa mga topic ng midterm exam. Pero babalikan natin yan bago kayo mag-final exam yung open. Kasi part pa din yun ng final exam. So, for this day, we are going to discuss about the gross profit variance analysis. So, before we discuss gross profit variance analysis, you need to know first what is variance analysis. So, pag sinabi po natin variance analysis, it is a numerical investigation of the difference between actual results and expectation. So, dito nag-ano tayo. Na kumukuha tayo ng data from the actual and then dun sa expected nating figures. And then we check kung ano ba yung variance or difference nung dalawa and what is its effect dun sa ano natin, sa company natin or sa business natin. So a company or firm may experience a significant positive or negative change in gross profit. So in order to maintain profitability and avoid operating losses, any unexpected or significant change in gross profit for a period must be timely investigated. That is why gross profit analysis is the procedure of finding the causes of changes in gross profit percentage from budgeted to actual or from one period to another. And usually madalas kapag ka mga sa mga exams or mga problems, ang nagiging given is either pwedeng budgeted or actual or from period to another period. So, dalawa lang po yung pwede natin gamitin na basis para makakuha ng ano percentage change pagdating sa kung ano yung ano gross profit ng isang company. So, yung major purpose po ng gross profit analysis is i-reveal yung ano reason or causes ng unexpected changes. Kung yung changes na ba is nag-increase ba or nag-decrease. Ganun po. So, either it's positive or negative change. Ayun po. Yun yung sinusolve ng gross profit variance. And from that, yun yung ginagamit or ipinepresent natin sa management para ma-caught yung attention nila and makapag-decide sila kung ano yung ano dapat gawin para maiwasan if ever negative yon or kung positive yon, paano siya i-maintain na maging ano positive yung ano change dun sa gross profit natin. So, a change in gross profit usually occurs due to one or more of the following reasons. So, ito po yung ilan sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng gross profit variance analysis. And by the way, merong apat na ways to compute for variance analysis. The most common use is the four-way analysis. And then, meron ding three-way, six-way. Tapos yung four-way analysis plus, it's the mixed one. So, mixed product na po yung pinag-ano natin dito. Kino-compare or kinukuha natin yung difference. So, sa discussion natin, magpo-focus tayo sa computation with four-way analysis. Since yung three-way and six-way naman is to give you an overview kung paano siya kino-compute kapag po ganun. Pero ang madalas na gamit po dito is yung four-way analysis. As well as kapag ka-mixed is yung four-way analysis plus. So, going back, here are the reasons for profit variances. It is not limited to this, but this shows naman na halos yung ano reasons ng profit variances. So, yon differences between actual and expected product pricing, yung unit sales, ayan, or changes in the amount of overhead costs incurred, or changes in the amount of scrap incurred, sa labor cost, sa cost of materials, ayan. And if nagkaroon ng changes sa incremental tax rate, if applicable lang po, and the budgeted profit was incorrectly formulated. Though, minsan, hindi talaga maiwasan na nagkakaroon ng ano error with computation ng budgeted profit po natin. So, these are some of the reasons
bakit nagkakaroon po ng profit variances. Now, next. So, ito po yung presentation kapag ka magkocompute tayo using four-way analysis. So, ayan po siya. Sales variances. Ayan. Pag kinompute po, under key sales variances, merong sales price and merong sales volume. The same with cost variances. Meron siyang cost price and then meron din siyang cost volume. So, kapag kukunin po natin yung sales price variance or sales price factor, ang computation to get that is to get the 20x to sales, then less the 20x to sales units at 20x1 sales price. What does that mean? Ito, punta tayo doon sa next one para malinawan kayo. Ano ba yung 20x2? Ano yung 20x1? So, pag sinabi po natin 20x2, ito po, kung titingnan nyo sa baba, this represents the actual figure. And then, yung 20x1, pwede siyang maging budgeted, the standard one, previous year, or base year data. So, huwag po kayo malilito dun ha. Kapag sinabi natin 20x2, that is the actual, and then 20x1, that is the budgeted. So, going back, ayan po. So, dito, actual sales, ilalas lang po natin yung actual sales in units at budgeted sales price. And then, for sales volume variance naman, kukunin natin yung actual sales unit at ano, budgeted sales price less yung budgeted sales. So, kung mapapansin nyo, kapag na-compute nyo si sales price variance, mas madali na lang ma-compute si sales volume variance. Kasi once nakuha nyo yung figure here, dito sa ano, 20x2 sales units at 20x1 sales price, yun din yung ilalagay nyo dito kay ano, sales volume variance. And then, kapag nakuha nyo yan, ito na yung magiging sales variance po natin. So, ina-add po yung dalawang yan. And then, ilalas po natin siya kay cost variances para magkuha natin kung magkano ba yung net change in gross profit. Kaya, ganito po yung presentation niya. So, kay cost price variance naman, ganun din. Ang tinitingnan naman natin here is yung cost of sales. Kung dito kay sales variance, ang tinitingnan po natin is yung sales. Dito naman kay cost variances, ang tinitingnan natin dito is yung cost of sales ng ano, dun sa data na ipepresent sa atin. So, ayan po yung computation niya. The actual cost of sales less the actual cost of sales in units at budgeted cost price. So, ayan, nilinawan ko na sa inyo na kapag mag-multiply kayo dito, kasi ibig sabihin nito, kapag sinabi natin 20x2 cost of sales units at 20x1 cost price, meaning meron tayong i-multiply. Makikita nyo siya mamaya sa example natin. And by the way, yung example na yon is magiging activity nyo for this thing. So, I hope meron kayong nakatabi dyan na ball pen and any paper and then calculator to compute mamaya. Next one is yung cost volume variance. So, ayun, ganun din lang siya katulad din ng sales volume variance. Kunin lang natin yung actual cost of sales unit at budgeted cost price less yung budgeted cost of sales. So, once na nakuha natin yan, makukuha na natin cost volume variance, then add lang natin si cost price variance and then si cost volume variance to get the cost variance. Then, ayun nga po, sales variance less cost variances is equals to net change in gross profit. Pakitandaan na lang yun na ili-less siya guys kasi hindi included dito sa presentation na dapat i-less eh. Mamaya kasi baka ma-i-add nyo siya kapag ka, ano, nag-compute. So, please, paki-take note yung part na yun pagdating sa four-way analysis. Since ito po yung gagamitin natin all throughout the discussion. The next one is ito. Yung formula kanina sa four-way analysis, pwede natin siyang i-simplified. So, ito po yung simplified formula for that one. So, ayan po. Pagdating kay sales variance, ayan. Bali, etong nakalagay na ano dito, price factor. Ibig sabihin yan, yun yung sales price variance. Ganun po siya. So, wag po kayo malito. Mamaya malito na kayo kapag ka, ano, pinag-iba-iba, nag-iiba-iba
So same lang yan. Then etong sales, etong volume or quantity factor, ano yan? Yan yung sales volume variance. So kapag po kinuha natin yung price factor under ng simplified one, so kukunin lang natin yung difference sa selling prices and then i-multiply natin siya dun sa actual units or sa 20x2 units. Then for volume naman, kukunin lang natin yung difference in units and then i-multiply natin siya dun sa budgeted selling price. So sa cost variances naman, ganun din. Pagdating kay price factor, yung difference naman ng cost prices. Then, multiply mo dun sa actual number of units. And then, kapag kay volume naman, ano siya, difference in units multiplied by budgeted cost price. Meron akong gustong ipapansin sa inyo dito. Kapag kinukuha natin si price factor, ano yung pinaka dapat tinitingnan natin sa kanya? Kasi may difference pagka nag-compute tayo ng price factor tsaka ng quantity factor. Anyone na makakapag-pinpoint, ano yung difference nung dalawa? Na kapag kunwari pinakuha sa atin yung price factor, ito yung figure na titingnan ko. And then kapag volume factor naman or volume variance, ito yung dapat kong tingnan ng mga figures. Anyone? Alwin, ikaw. Ah, sige. Si Gabriel na. Sige. Okay. Gabriel, anong sagot mo? Okay, sige. Ikaw naman, Jacob. Thank you, Gabriel. Ma'am, yung peso sign po ba? Other than that. Actually, nasabi naman na ni Gabriel din. So, kapag po price factor, syempre, price yung tinitingnan natin. Ibig sabihin, nakapokus lang po tayo dun sa prices. Pero kapag po volume yung titingnan natin or yung quantity, yung number of units yung titingnan natin. Be particular with that kasi importante yun. Baka malito kayo kapag ka nagbigay na ng problem and then hindi nyo ma-determine alin dito yung units, alin dito yung prices. Kapag sinabi kasi natin selling price, usually, sa mga problems and sa i-introduce ko sa inyong problems, ang binibigay nila, kunwari, net sales, yung total net sales, and then yung ano number of units. So, para makuha mo kung magkano yung sales price nun, need mo pa siya i-divide. So, be careful with that kasi nangyayari sa ano, minsan kinukuha na lang nila parehong units, which is mali na. So, magkakamali agad kayo kapag nag-compute po kayo. So, ayun guys. Ayun yung kailangan yung matandaan kapag ka magko-compute tayo. Okay. So, naintindihan po ba or need ko pang paliwanag pa ng mas malalim? Okay na po ba tayo dito? Yan. Basic, kayang-kaya nito. Ma'am, isa pa po. Ay, isa pa pala. O, sige, ulit. Kapag po kukunin natin yung sales variances, nakafocus lang tayo dun sa sales ng data na ibibigay sa atin. And then kapag naman cost variances, ang tinitingnan po natin dito is either cost of sales or cost of goods sold po. Malinaw po yun sa part na yon. And then, under ng sales variance, ang kinocompute natin dyan usually is the sales price or the sales volume. So kapag po sales price, yung kukomputin natin, nakafocus lang tayo dun sa sales price mismo ng nung ibibigay sa ating data. And then kapag kay volume naman, yung kay sales volume yung kukomputin natin, nakafocus tayo dun sa number of units. Kasi volume yung pinag-uusapan natin. The same goes with cost variance under ng price factor. Kapag kay price factor, yung cost prices lang. And then kapag kay volume factor naman or kay volume variance under ng cost variance, ang kukunin natin doon or titingnan natin din doon is yung number of units.
So, if ever hindi nyo pa din siya maintindihan until now, based dun sa simplified na ano explanation ko, mas ma-appreciate nyo siya kapag ka, ano, in-apply na natin sa isang problem. So, before natin siya i-apply sa problem, ipapakita ko muna sa inyo yung ilan pa sa mga ways para mag-compute ng gross profit variance. Para isang discussion na lang since same halos lang naman sila. So, ayan po ang four-way analysis. And this one is the three-way analysis. So, ayan po. Parang breakdown or summarize niya lang siya into three ways. So, kapag po volume or quantity factor, ang computation under ng three-way analysis is difference in units multiplied by the budgeted gross profit per unit. And then, kapag kay price factor naman, that is difference in selling prices multiplied by the actual units. Then, for cost factor, it is calculated by getting the difference in cost prices and then multiplying it by 20x2 units. So, ayan po. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano naku-compute yung kapag ka ang gamit natin is three-way analysis. The next one is the six-way analysis naman. So, ayan, six sila. Parang ano lang eh, na nakalagay naman eh. Kung ilan yung kukomputin mo, parang ganun siya. So, dito naman, ayan, halos same-same lang sila na computation, though nagbabari kung ilan, kung gano'n ka, ano, dali siyang i-compute. So, kapag po kay price factor under ng sales variances, ayan po, difference in selling prices multiplied by the budgeted units. Then, kapag kay volume or kay quantity factor tayo nakatingin, that is difference in units multiplied by the budgeted selling price. Kapag naman po kay price volume factor, ayan, magkasama na po sila. Ibig sabihin yan, sales price volume factor. Difference in selling prices multiplied by difference in units. Kung ano yung difference ng dalawa, imumultiply nyo lang yon to get the price volume factor. Then, next one naman, under ng cost variances, ayan, price factor is equals to difference in cost prices multiplied by budgeted units. Then, volume factor, difference in units multiplied by budgeted cost price. And lastly, kapag ka price volume factor po, difference in cost prices multiplied by difference in actual units. So, ganyan po kinukuha kapag ka gagamit po tayo ng six-way analysis. So, now that you know the different ways to compute for gross profit variance, let's take a look at this. Ay, hindi pa pala. Kala ko example. Meron pa pala. Ito naman yung sinasabi ko pala. Hindi to six-way analysis, guys, ha. Four-way analysis plus to. Ito yung two or more products pala. Ayan, makakalimutan ko pa isa sa pinakamahirap na topic ng gross profit variance. So, ayan po. Ito yung sales mix variance. So, kapag sinabi po natin sales mix variance, nag-a-analyze po tayo dito ng two or more products. Dun sa mga nauna na way analysis, isang product lang po yung kinocompute natin doon or yung kinukuhaan natin ng variance or difference. But for this one, two or more products na po yung tinitingnan natin. So, ayan po yung computation to get the sales mix variance. So, actual units at budgeted sales prices. So, meaning, yung number of units ng actual, imumultiply natin siya dun sa budgeted... Doon sa budgeted sales price, multiply po yung ibig sabihin ng at dito. And then, need natin yon i-less sa actual units at budgeted cost prices. So, dito po, same lang yung number of units and then nagbabari lang doon sa sales prices and then sa cost prices ng budgeted. Then, you get the difference of that and then deduct that on the actual units at actual average gross profit per unit.
So, pag nakuha nyo na yung difference nito, makukuha nyo na yung sales mix variance po. And then, kapag naman po magpa-compute tayo ng final sales volume variance, ayan, the formula to get that is actual units at budgeted average gross profit per unit. So, kung nakuha nyo na yung figure here, same lang siya kung mapapansin nyo. Same lang siya. So, minsan naman sa mga problem, ano yan eh, parang domino effect siya. Unahin nyo munang makompute to and then ito. But if not, edi computing nyo muna ito and then tsaka nyo siya i-less dun sa budgeted gross profit under nung ano, data na ipapresent sa inyo. Once na na-less nyo na yan sa ano, budgeted gross profit, makukuha nyo na kung ilan ba or ano yung difference ng final sales volume. So, ayan po kapag ka-sales mix variance. So, para maintindihan nyo yung ano natin, presentation natin here, ito yung problem na isosolve po natin sabay-sabay. Ayan. Pwede mo bang basahin, Mary Jo? Hello po, ma'am. Sige. Ayan po. Illustration. MS Company produces and sells cellular phones blaster, a gadget which explodes when activated with the remote commander. This is used by cell phone owners when their unit is snatched from them or is taken by thieves. The static master budget and the actual results of operations for the month of June are as follows. Sales it ay babasahin po, ma'am. Yes, sige. Sales 8,000 units. Sales 8,000 units. Cost of goods sold and gross profit. The amounts are 800,000. Cost of goods sold 480,000 and gross profit 320,000. In actual po, 9,600 units equals to sales of 1,056,000, cost of goods sold of 556,800, and gross profit of 499,200. Management wants an explanation of the favorable gross profit variance of 179,200, actual gross profit of 499,200 less budgeted gross profit of 320,000. Then, pati po dito po, ma'am. Totally po. Okay po. What is the sales price variance, sales volume variance, cost price variance, cost volume variance, percentage change in sales price, percentage change in volume, and percentage change in cost price. So, ayan po yung problem na isosolve natin today. So, kung mapapansin nyo, ang na-discuss ko lang dun sa hinihingi dito is yung sales price and sales volume, cost price, and cost volume. Pero hindi ko na-discuss yung percentage change kasi ipapakita ko siya kapag ka pinakita ko na sa inyo yung computation. So, kindly check your LMS, guys, kung makikita niyo yung ano, bagong upload ko na PowerPoint presentation. And kung ma-access niyo siya. Bago ko ipakita sa inyo yung ano, illustration niya dun sa ano, Excel. Ayun. So, pwede nyo siyang gamiting basis. Pwede doon kayo tumingin ng problem na ito. Kasi papakita ko sa inyo yung application niya sa Excel. Okay. So, punta muna kayo doon sa anong-ano ba ito. Sa number 8 presentation dyan sa ano file. And then, ipakita ko sa inyo ito.
So ayan, magka-compete po tayo today. Gamit yung four-way analysis. Yan. So lahat po ba nakikita na yung problem sa side po nila? Yes po. Ayun. So una po nating compitein is yung sales price variance. So sabay-sabay tayo mag-compete guys ha, kasi i-upload niyo yung answers niyo dun sa activity 2. Kung natatandaan niyo yung last meeting natin na hindi ko kayo pinag-activity, so pinalitan ko lang yung laman ng activity and then yung sagot niyo dito, yun po yung i-upload niyo dun sa activity na yun. So ano, mag-compete na po tayo ngayon no, ng ano, sales price variance. So, una nating compute-in nga is yung sales price variance po. So, eto, kung nakikita niyo yung presentation ko, makikita niyo na agad kung paano siya i-compute. So, meron na kayong guide. So, for this activity, magkakaroon kayo ng guide kung paano siya i-compute. So, the first one you need to compute is ano yung ano, 20x to sales or yung actual sales based dito sa problem. So, ilagay niyo lang sa ano niyo. Wala pong magre-recite kung ano yung sagot. Bali, isulat nyo lang or i-encode nyo kung ano yung 20x to sales or yung actual sales. Okay na po? So, once na nakuha nyo na po yung 20x to sales or yung actual sales based dun sa problem, kunin naman natin this time yung actual sales unit at budgeted sales price. So, paano po kinocompute yun? So, una sa lahat, kunin nyo po muna kung magkano yung ano, actual sales units. Yun lang. Actual sales units. Then, once na nakuha niyo yung actual sales units, kunin niyo yung budgeted sales price. So, paano po natin kukumpute yung budgeted sales price? Kunin niyo yung net sales ng budget, yung figure sa under ng budget na net sales, and then divide niyo yun dun sa ano, number of units niya sa budgeted. Na gets po? So, nakatingin lang po tayo dito kay budgeted. Kukunin nyo lang yung figure niya sa sales and then i-divide nyo yun sa number of units. Once na nakuha nyo na kung magkano yung quotient for that, i-multiply nyo siya dun sa sales units po natin ng actual. Yun na yung ilalagay nyo na ano. Yun na ilalagay nyo dito or yung ilaless nyo dun sa ano natin. Actual sales po natin. Ang paulit po. Saan part? Ayan po yung sa may less. Ayun. So sa less, una, kunin mo muna kung mag-ilan yung actual sales units. Once na makuha mo yung actual sales units, leave mo lang siya dyan. Then punta ka naman kay budgeted sales price. Para po makompute natin again si budgeted sales price, kunin nyo po yung budget, yung sales under ng budget, kung magkano siya. And then divide nyo yun sa number of units under ng budget. Pag nakuha nyo na yun, multiply nyo ngayon siya dun sa ano, sales units nyo kanina dun sa actual. Okay na ba lahat? And i-less nyo na guys ha, para makuha nyo yung sales price variance. Ma'am, saan po yung multiply? Sorry po. Multiply mo siya dun sa una mong nakuha, yung sales units ng actual. Di ba yun yung unang pinakuha ko muna? Bali, parang ganito ko siya, ganito mo dapat siya computin. Ito yung nauna. Ito yung nakalib sa'yo. And then, ito yung imu-multiply mo. Ayan.
Okay na po ba ang lahat? Pwede na tayo mag-check? Ayan. So, kung ano man yung magiging sagot nyo, whether tama or mali, submit nyo sa akin para magkaroon ako ng idea kung paano nyo siya naiintindihan. So, huwag nyo pong babaguhin yung sagot nyo, guys. Be honest. Ayan, pwede ko na po. Oh, yes. Hindi ko po talaga nasundan yung sa 20x1 sales price. Okay, sige. Pero nakuha mo na ito, yung 20x2 sales units. Yes po, ma'am. Okay. Para makuha mo si sales price ng 20x1, kailangan kunin mo muna yung actual sales ay yung budget sales na nakalagay dito sa problem. Hasan dito yung budget sales and i-divide mo siya dun sa units niya under ng budget, number of units. Ayan, okay, clearing na lahat. Okay. So, meron pa ba iba? Hindi nakasunod? Okay. Pwede ko na i-reveal yung tamang sagot? Ayan. Sige. Reveal natin yung answer, guys, ha? 20x2 sales, kapag tinignan nyo dun sa ano natin, sa problem natin, that is 1,056,000. So, ayan, naka-ready na actually yung answer ko. Naku-wait lang siya. 1,056,000. Oh, tama. And then, para po makuha natin yung i-deduct sa kanya, ganito po yung computation. Una, kunin nyo muna si 9,600 units. Kasi diba yun yung actual na sales units under here. And then, i-multiply nyo yun dun sa kung ano yung magiging ano nyo. Quotient na makukuha nyo kapag kinuha nyo yung budget sales, which is 800,000 divided by 8,000 units. Yan, yung iba nagkakamali dito eh, kasi hindi alam paano kukunin si sales price. Yung iba kasing problem given na agad si sales price, so wala ng computation. Pero paano kapag walang computation? So ganito nyo po siya kukunin para makuha nyo kung magkano yung sales price nung budget. So, once na nakuha niyo yan, ang magiging sagot niyo dapat is 960,000. Please, wala pong magbabago ng sagot, guys, ha? Be honest. Then, once na i-deduct na natin yung dalawa, the answer is 96,000. Ayan, hindi na ako magtatanong kung may nakakuha o wala. Makikita ko naman yan mamaya. Dun sa ano eh. Pag sinagutan nyo na. So, nakuha po ba natin kung paano kunin si sales price variance? Or malabo pa din? Hindi ko pa din po mag-gets. Okay, so dahil wala nang sumasagot, pwede na tayo mag-proceed. Ayan. So, for sales volume variance, hindi ko na i-discuss kung paano nakuha kasi alam ko, alam nyo na kung paano siya kunin. So, tuloy nyo guys. Kunin nyo muna yung 20x2 sales unit at 20x1 sales price. Then, less nyo siya dun sa 20x1 sales or the budget sales. Huwag kayo malilito dun sa 20x1 and 20x2. Basta kapag 20x2 actual and then 20x1 is budget. Ayan, hindi naman na siguro sobrang hirap computing nito kasi meron na kayong idea kanina eh. So, pwede na po ba nating ilagay yung sagot? Nakapag-compute na po ba ang lahat? Ay, sige, sige. Actually, sinabi ko din sa inyo kanina yung shortcut niyan eh. Kung nakuha niyo kanina. Okay na po ba? Okay na po. Ayun, sige. Okay na guys ha. Sumagot na si Jacob eh. Ayan. So,
Answer reveal na tayo since meron na kayong idea kung ano yung mga figures here. So, ayan. Kindly check, guys, kung parehas tayo ng sagot. Again, pag hindi po parehas ng sagot, huwag kayong mag-worry. Nag-a-activity lang tayo. And gusto kong makita kung paano nyo naiintindihan yung ano. And makikita ko din kung paano kayong mag-upgrade kapag i-apply na natin siya sa mga quizzes nyo. Ganyan. So, ayun po. Kung nakuha nyo kanina yung pre-present ko, kapag nakuha nyo na si CS Price Variance, itong dalawa is same lang. So, kung mapapansin nyo, same lang yung figures niya. So, the easiest or the fastest way to get the CS Volume Variance, lalo kapag nakuha nyo na si CS Price Variance, is simply copy that one. And then, ilas nyo siya dun sa 20x1 sales or sa budget sales, which is 800,000 kung titingnan nyo po itong problem natin here. So, once na inuha niya yung difference of that, makukuha niyo na yung 160,000. So, ayan. Before tayo mag-proceed dun sa cost price variance, gusto ko siya ipakita sa inyo paano kapag simplified way. Ayan. Sana wala mo nang gumawa ng ano ha, simplified way. Para magkaroon kayo ng idea. Or kung talagang nakuha niyo na, edi mas maganda, di ba? So, una daw, kapag kay price factor tayo nakatingin, kukunin muna natin yung difference in selling prices multiplied by yung actual units. So, di ba nakuha na kanina natin yung sales price? Natatandaan pa po ba kung paano nakuha yung sales price? So, kunin nyo po yung sales price ni actual at saka ni budgeted. Sige, kunin nyo muna yung sales price ng dalawa kung natatandaan. Mas okay kung masusundan nyo yung ganitong format. So, dito po, under nito, dito nyo ilagay yung ano, sales price nung actual and then, ano yung sales price ng budgeted. Yan, para hindi kayo malito. Okay na po. Pwede na mag-proceed. So, once nakuha niyo yung sales price ng actual and then ng budgeted, ano niyo siya, i-less niyo siya para makuha niyo kung magkano yung difference niya. And then, ilagay niyo siya dito sa gilid. Kung magkano siya. Yung difference lang po ha, nung sales price ng actual and budgeted. So, once nakuha nyo yung difference niyan and nalagay nyo siya here, multiply nyo ngayon siya kung ilan ba yung actual units po natin based dun sa problem. Ilan yung actual units natin? So, pag nailagay nyo na po kung magkano yung actual units natin, i-multiply po natin yung dalawa, yung difference ng selling prices and then ng actual units, and you should get, actually, the same result as this one. Kasi sinisimplify lang natin yung computation. Pero, ito din dapat yung magiging sagot niya. And, kung hindi ito yung naging sagot niya, may problem sa computation nyo. Okay, so pwede na po ba akong answer reveal? Ayan, tingnan po natin ha. Papakita ko siya based kung paano ko siya in-explain sa inyo. So, dito po, kay actual, kunin natin yung sales price ng actual, which is yung sales divided by kung ilan yung number of units under ng actual, which is 9,600. Then, kay budgeted, ganun din. Which is, nakuha na natin kanina, di ba? 800,000 divided by 8,000. Either of the two, kung paano nyo siya nalagay, pero dapat ganito siya. So, ayan po siya.
Then, kapag kinuha natin yung difference niyan, edi meron po tayong 10 pesos yung difference ng selling prices. So, yung 10 pesos na yun daw, i-multiply natin sa actual sales units, actual units, which is 9,600. So, kapag minultiply po natin yan sa 9,600, ang magiging ano natin, answer dapat natin is 96,000, which is equal dito sa sales price variance under ng four-way analysis. So, sinisimplify lang po natin dito yung computation. What if, kasi ito medyo ano, diba? Medyo nakakalito pa siya ng konti habang kinukompute. Pero dito kasi kinukuha mo na lang yung sell difference ng selling prices and then multiply mo na lang sa units. So, whichever of this one na gamitin nyo will result with the same figures. So, ang pinaka-vital here is yung analysis nyo kung paano siya computin. So, ayun po. Nakuha po natin kung paano kapag ka-simplified yung computation. O, malabo po. Simplified nakuha na malabo pa. Ayun, nakuha naman pala. Ayan, sige, salamat sa Diyos. So, ayan, kayo na bahala mag-compute paano kapag kakay volume or quantity factor. So, sundan nyo lang ulit kung paano yung kanina, yung ginawa ko dito. And then, you'll get the same result dapat. So, ayan po yung result niya. Bigyan ko kayo 1 minute. Kaya ba ng 1 minute? Kailangang kayanin. Ayun, 1 minute is up. Nakuha na po ba natin? Opo. Wow, galing talaga ni Clarissa. So, paano mo nakuha, Clarissa? Sige, magaling ah. Sige. Ano, ma'am? Binawas po yung units ng actual, yung 9,600 po sa budgeted na 8,000. Tapos yung difference po is 1,600. Tapos minultiply po sa 100 na selling price. Tama ba? Opo, na 20x1. Tapos answer po 160,000. Ayun. So, same-same ba kayo ng mga naging sagot, guys? Ayun. Salamat sa Diyos, Clarissa. Ayun, so ganun lang po kadali kumpitin. You say it's price variance at saka say it's volume variance. So, meron pa bang nalalabuan dito sa computation na to? Ayan, so ayan guys, nakita nyo na kung paano kumpitin. So, I'll leave this all blank. And gusto ko kayo naman ng mag-compute for this one. Sa cost price variance and sa cost volume variance. Under ng four-way analysis and paano kapag kakay-simplified. So, pinakamabilis makompute dito is the simplified one. Pero gusto ko ipakita nyo kung paano nyo din kinompute si cost price variance and cost volume variance. Sige, bigyan ko kayo ng 10 minutes to answer that since may idea na kayo. Kasya naman na yung 10 minutes siguro.
May 4 minutes na lang kayo, guys, ha? Ma'am, pwede po pa-scroll up konti po. Ayan guys, 1 minute na lang. Sana ano, tapos na kayo or malapit kami matapos. Ayan guys, 2:06 na. So sana tapos na lahat. And ayan, open niyo na lang ulit yung cameras niyo and tuloy na natin 'to. So sino pwedeng magsagot kung paano niya nakuha yung four-way analysis ng cost price variance? Sino gusto mag-volunteer or magtatawag na lang ako? Sige mo. Sige Maria, Micaela. Ma'am, sa ano po, cost price variance po, yung ano, 20x to cost of sales po, 556,800. Then po, ililess po siya sa 2x to cost of sales units, 9,600 times 2x1 cost price, 60 po, equals po siya sa, ala,
576,000, tapos po niles ko po sila. Nung nakuha ko pong sagot, ano, negative 19,200. Ayun. Tama. Ayan, salamat sa Diyos, Maria Micaela. Next one, para sa simplified, ayan. Andiyan ba si, ano, Jonah Passion? Present pa siya? Hindi pa po. Ayan. Sige. So, paano naman computein kapag, ano, simplified yung, ano, computation under ng cost price variance? Hello? Sige, mukhang nawala yata si Jonah. Sige, Jacob. Yung ano po, yung sa actual po, dinivide ko po siya dun sa 9,600. Yung 556,800 po divided by 9,600 equals 58 po. Tapos yung sa budgeted naman po, 480,000 divided by 8,000 equals 60 po. Tapos minus ko po sila, makukuha mo pa negative 2. Then, okay. Itatimes po siya sa actual unit na 9,600 equals po negative 19,200. Okay, tama. Ayan, nakuha naman pala kung paano makompute. O, last two, cost volume variance. Sige, Josephine. So, yung sa cost volume variance po, yung 20x2 cost of sales units at 20x1 cost price po, yung 576,000. Then, niles po yung cost of sales po nung 20x1 na 480,000. Bali, yung result niya po is 96,000 po. Let's check. Tama. Salamat sa Diyos. Josephine yun, no? Sige, next naman, JC, since nag-raise siya kanina. Yung simplified, paano kunin? Dinig po, ma'am. Yes. Bali po yung sa po, yung actual po, 9,600 po yung units niya po. Tapos yung sa budgeted po, 800,000 po. Ilalas po yung dalawa na yun. Bali po makuha 1,600 po. Tapos po, 60 po yung sa 21x cost price po. Bali 1,600 times 60 po, 96,000 po. Sige. Tama naman siya. Though, ano lang ha, be careful sa pag-ano ng number ha. 8,000 po yun, hindi 800,000. Baka mamali sila. Ayan. So, ingat-ingat sa pagbabasa ng numbers natin. Ano ho? Ayan po. So, salamat sa Diyos, JC. Ayan, tama po yung sagot niya. Para silang 96,000. Now, kung mapapansin nyo, kanina, di ba nakapokus na dito siya sa summary? Meron ba na nagtuloy hanggang summary dito? Or hanggang dito lang kayo lahat saan? Okay. So, since hindi ko naman siya nasabi, let's try to compute the net gross profit variance. So, ayun, given na lahat, sales price variance, sales volume, cost price, and cost volume. So, paano natin makukompute kapag kakinuha natin yung net gross profit variance? Sige, kung natatandaan nyo pa yung sinabi ko kanina kung paano siya kinocompute, anyone na makakapag-recite? So, lahat lang naman yan, isa-substitute nyo, and then kukunin nyo lang yung net gross profit variance. Sige, sino unang makaka-compute kung magkano yung net gross profit variance? Thank you.
pwede kayo mag-raise hand ha, pag na-compute niya na siya. Kung natatandaan niyo lang, meron ako sinabing hindi ko nasabi kanina sa ano, present, hindi kasama sa presentation. Kung paano kunin siya net gross profit variance. Tingnan ko kung merong nakatanda. Kasi importante yun. Okay, Mary Jo. Ayan. Sige, Mary Jo. Ikaw muna. Ma'am, try lang po. Sige. Yung pong, ano ma'am, yung pong 320,000, i-divide po siya sa 8,000 equals po sa 40. Then, yung 40 po, i-times po siya dun sa 9,600 units ng sales is equals po siya sa 384,000. 300, bali 384,000 ang sagot mo. Tama ba ko? Yes po, ma'am. Okay. So, any other answers? Kanina, sino yung naunang nagtaas? Si Alwin ba yun? Siya muna. Ano po, ma'am? Yung, kukunin po yung gross profit variance po. Pag-a-add din po yung price variance, saka yung volume variance, tapos ganun din po sa cost, tapos i-less po yung sa sales variance, sa cost variance. Ganun po. Ganun po ba? Okay, so, kung nakuha mo siya na ganun, ano yung final answer mo? 179,200. Okay. Any other answers pa? Sino pa ba yung nagtaas kanina? Nawala na lahat yung naka-reason din. Ayun, same answer sila. So, ayun po. Ayun. Kindly take note this one. So, ayun po. Nakuha ni Alwin kung paano siya computed. So, since, di ba nakuha na natin lahat yung figures nito, ang gagawin nyo lang is i-substitute nyo since nakuha na natin. And kapag sinubstitute ko po yan, ito na po yung figures for that. Ayan, kinuha ko lang po siya doon sa nasa taas. And then, kaya nga nang sabi kanina ni Alwin, tama ako? Alwin, kukunin muna natin yung ano sum ni sales variance and then kung magkano yung sum ni cost variance. Once na nakuha natin yung sum of these two, ayan po siya, ilalas po natin siya. So, kukunin po natin yung difference nito to get the net gross profit variance, which is 179,200. So, that is the figure na kailangan makuha nyo kapag ka, or yung way ng pagkocompute kapag po kinukuha natin kung magkano yung net gross profit variance sa isang problem. So, ayan. Naka-lima na tayong ano dito. Though hindi given, di ba, hindi naman siya kasama dito, pero at least you've got an idea paano kapag ka ang kinukuha natin dito is yung net gross profit variance. So, yun po, pakitandaan na nilaless po natin yung sales dun sa cost para po makuha natin si net. And baka kasi magkamali kayo and mai-add nyo po siya. So, bago tayo lumipat dun sa percentage change, meron ako ipapakita sa inyo. Ito. Which is hindi nakasama dyan. So, kung mapapansin nyo, merong nakalagay dito na F, 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 and then U, Y. Ano yan? Yan yung analysis, guys, kapag ka magkocompute tayo ng variance. So, kapag sinabi po natin F, that is favorable. And then, kapag ka U, that is unfavorable. So, kapag sinabi po natin favorable, pag nag-compute tayo ng favorable, ibig sabihin, mas malaki
yung naging actual natin kaysa dun sa budgeted natin. Then, kapag naman po unfavorable, mas malaki yung binudget natin kaysa po doon sa ano actual na naging ano natin. Yung na-compute natin. So, kung mapapansin niyo po dito, dito kasi, mas malaki yung budgeted po natin. For, ito po siya, yung budgeted na for 80,000. So, bakit siya naging ano? Bakit siya naging unfavorable? Kasi, yung nakuha po nating cost of sales, di ba 576 siya, ng ano po yon, cost price at ano yon, budgeted siya. Hindi po siya ng actual. Kumbaga, kinuha lang natin dito yung actual number of units kapag ka sa budgeted price. And then, pag kinumpute natin siya, dun sa naging cost of sales natin ng actual, ay ng budgeted, makikita natin na meron pong 96,000 which is unfavorable. Kapag naman po nakakakuha tayo ng mga favorable or para malaman natin na favorable yung kinocompute nating variance, palagi pong mas malaki si actual kaysa po dun sa budget po natin. Kaya kapag katitingnan niyo po yung ano niya dito, final output niya dito, naka-favorable po siya. Why? Kasi itong mga ito, kung mapapansin niyo, ayan, dito sa sales price, volume, and sa cost price, naka-favorable sila. And isa lang naman yung unfavorable. And kapag kinumpute mo to, mas malaki yung favorable kaysa po dun sa unfavorable natin. Kaya ang magiging end result natin kapag ka nag-analyze tayo ng variance or ng gross profit variance is ayan po. Kung ano yung malaking naging part or ano yung parang ano niya, parang kung ano yung analysis niya. Since dito po sa ating ano, actually may given na kayo guys eh. Kung babalikan niyo yung problem, sinabi niya na eh. Ito po siya oh. Management wants an explanation of the gross profit variance of 179,200. So, kunwari ganito yung problem and then pinahingi sa'yo yung gross profit variance, magko-compute ka pa ba? So, yun. Be, ano, extra, ano din. Keen kapag ka nagtitingin kayo ng problem para hindi din nasasayang ng matagal yung oras nyo. Kasi minsan, maraming sinasabi pero nandun na yung sagot eh. So, yun. Kailangan nyo ding maging ano doon, maingat sa pagbabasa ng mga problems. Kaya kung mapapansin nyo dito sa given po natin, hindi nyo nahiningi yung gross profit variance. Eh, pero kasi gusto ko makita kung paano nyo na-compute. Kaya pinacompute ko siya. So, ayun po. Sana malinaw po natin nakuha kung paano kunin kapag ka yung net gross profit variance na po ah. So, ayan po yung mga variances ng gross profit. So, as an additional topic, since minsan pinapakompute din to kapag mga ano exams and mga problems, ibibigay ko na din sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung paano siya. So, ayan. Hindi ko na kayo pagkocompute in here. Though, I hope maintindihan nyo siya kasi kasama to dun sa ano quiz nyo. So, paki-take note na lang po. So, kapag kukunin po natin yung percentage change under ng sales price, the formula to get that is kunin nyo yung sales price variance. And then, i-divide nyo siya dun sa actual sales units at budgeted sales price. Or ayan nga po, eto, mas malinaw na maintindihan nyo siya. Actual units at budgeted sales price. So, once na nakuha nyo po yan, need nyo lang siyang i-divide to get 10%. So, that is an increase ng ano sales units po natin from the budgeted one. The next one naman po is kapag kakay volume, lagi nyo lang tatandaan, ang nagbabago lang halos, or parang pwede nyong gawing pang-vary kapag magko-compute kayo. Kapag sinabing sales price variance agad titingnan nyo. Kapag kay volume, sales volume variance agad. Then, kapag naman kay cost price variance agad ang titingnan nyo. Para ang i-inculcate nyo na lang or lagi nyong tatandaan, ang i-divide ko dito dapat ganito. So, kapag ka kay volume po tayo nakatingin, ang i-divide natin dyan is yung budgeted sales, which is dito nga po is 800,000
yun, nakita niyo naman po yung sa problem kanina. So, hindi ko na ano pa siya na. So, ayan po siya. So, for volume, nagkaroon po dito ng 20% increase. Now, dito naman kay cost price variance, ayan, kinuha po natin, which is 19,200. And then, i-divide lang natin siya sa actual unit at budgeted cost price. So, ayan po, pakitandaan na po yun. Actual units at budgeted cost price, which is 576,000. So, ito lang din po siya. Kung ano, para hindi kayo malito, ito siya. Kung na-compute nyo to kanina, madali na lang siyang makuha kung paano. So, kapag kinuha mo yung percentage change na, that is 3.33% decrease pagdating po kay cost price. So, ito naman po, yung ilan sa alternative solution, what if hindi ganito, hindi natin siya makompute ng ganito. Ito po yung ilan. So, para magkaroon na din kayo ng idea. So, ito yung parang katumbas ng simplified way. So, kunwari, given naman yung mga sales price. So, kunin mo na lang yung difference ng actual sales price tsaka ng budgeted sales price, which is 10. And then, magkano ba yung budgeted sales for that data? Since dito po is 100, ayan po siya, meron po tayong 10% increase. So, same lang din sila. Same lang din sila nang makukuha. Iba-iba lang yung solution. So, ayan, meron na kayong pagpipilian ng solution. And you need to be familiarized with this one kasi it varies depende dun sa problem. So, mas maganda na alam nyo pareho para kung ano mang problem yung ibigay sa inyo, ready kayo ma-solve siya. So, ayan po. Pagdating naman kay volume, kukunin lang natin yung difference ng actual units less budgeted units. And then, kapag dinivide po natin siya sa budgeted units, which is 8,000, yan na, be careful kung ano po yung hinihingi. Remember, volume po yung pinag-uusapan natin dito, kaya units po yun nandito. So, ayan po. Kapag dinivide natin siya, makukuha natin is 20%. Then, lastly, kay cost price, ayan, price po. So, sa price po tayo nakatingin. Kunin natin yung actual less yung budgeted cost price. And then, i-divide natin yun sa budgeted cost price, which is 60. So, magkakaroon po tayo ng 3.33% decrease. So, ayan po ang computation kapag kukunin po natin yung percentage change. So, ito pong file na ito ay ma-access nyo din naman sa LMS kung babalikan nyo yung AFS illustration. So, after this meeting ko siya i-share loobin sa inyo.